Welcome back to my YouTube channel again. It's me, Crazy Tess. Kumusta kayong lahat? So, kung mahilig kayo sa alahas or gusto niyo lang makikita ng mga alahas, mga alahero, mga reseller, tama ba ako? Okay, so kung naghahanap kayo ng mga supplier, malay niyo matulungan ko kayo. Again, it's me, Crazy Tess. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So yun nga guys, no, as you can read on my title, so we're going to talk about Ongpin price. So ayan, so yung nabili ko sa Ongpin. So it's not expensive, mura lang naman siya. Dahil nga sa lightweight lang. So ayan, lightweight lang siya. So yun nga guys, no, and then of course, today magkakaroon din tayo ng brief update regarding sa Ongpin price. Okay, Ongpin Gold price. So, this one guys is online. So, ayan. Hindi ako makapunta sa Ongpin. Kaya yung Ongpin yung dumayo dito sa bahay namin. So, ayan nga guys. No, huwag na natin patagalin pa. So, ayan. Bubuksan ko na. Technically, nabuksan ko na siya. I'm so excited eh. So, ayan guys. I just can't wait. So, pagdating, binuksan ko na agad siya. So, ayan guys, it's a ring. Bagong lahat. So, bago natin ituloy yung usapan, gusto ko lang mag-thank you sa mga nanonood. So, sa mga nanonood sa akin, sa mga matyagang nanonood, sa mga boring na vlog ko. So, ayan guys, no? And, before pala talaga tayo, pinaka mag-start, gusto ko lang sagutin yung pinaka-common question na tinatanong ng mga mahilig sa gold jewelry. Okay? So, yun guys. So, yung number one na tanong kasi nila is this one. Mas okay ba talagang bumili ng alahas na per gram or per piece? So, yun yung palagi nilang tinatanong. Okay? So, ano nga bang mas maganda bumili ka ng alahas na per gram or per piece? Okay. So, sa totoo lang guys, ang sagot dyan is dapat sa per gram kayo. Okay? Sa per gram. Kasi kapag per gram kayo bumili ng alahas, guys, yung presyo is nakadepende kung ilang gramo siya. Or meron na kasing multiplier. Like for example, ang per gram is 2,000 or 2,800 per gram. So yung 1 gram, guys, kapag 1 gram ang timbang ng alahas na bibilhin mo, it means ang bayad ay 2,800 pesos din. Pero, kapag sinabi nila na per piece yun, like for example, yung one piece na alahas na yon, ang timbang lang nun is 1 gram, at pag sinabi nila na ang price nun is 3,500, so hindi ka makakahindi dun kasi nga per piece, hindi sila per gram. Na kung i-compare natin dun sa per gram guys na 2,850 ang per gram, yung one piece na yon is 2,850 lang talaga. Pero kung per piece, hindi eh madi-disregard yung timbang ng alahas na bibilhin ninyo, okay? Madi-disregard siya. So, kung magkano yung gustong i-presyo ni seller, so ganun. Yun na nga, sabi ko. So, yun yung magiging presyo. At syempre, mas lugi kayo doon. Oh, kasi kapag pumunta kayo sa mga pawn shop, guys, titimbangin muna nila ang alahas mo. So, titignan nila kung ilang K yun. Is it 18K, 21K, 22K, 12K, 10K. So, depende yun, guys, kung ilang K yung alahas mo. Doon nila i-base. Pero doon sa timbang. Like, for example, ang kuha nila ng 1 gram ngayon, kanina pumunta ako ng Palawan, ang 1 gram ng 18K nila is 2,250. So, yung 1 gram na yon na binili mo ng 2,850 ay maisasanla mo sa pawn shop ng 2,250. Eh, paano? Paano kaya kung per piece mo yun binili? Nasabi ko nga kanina, sinabi nila yung 1 gram na yun is 3,500. Okay, so kwentahin mo nang magkano lugi mo, diba, ang laki? So, yan guys. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba, dapat talaga kapag bumibili kayo ng alahas, alam nyo kung ilang gramo yon at kung magkano ang per gram nila. So, yun guys, no, nasagot na ba ng maliwanag? So, kung hindi nyo naintindihan, guys, i-comment nyo lang dito. Uulitin ko sa susunod na vlog. So, yun guys, no, dapat pinakamagandang bumili ng alahas is per gram po siya. So, ayan guys, per gram. Yun nga guys, no. Okay, move on na tayo guys. Yun nga, sabi ko kanina, papakita ko sa inyo yung nabili ko sa Ongpin guys. Ipapakita ko sa inyo yung nabili ko sa Ongpin. So, ayan siya, online shop siya.
maliit lang to or lightweight lang siya. So, isa siyang ring. So, ayan, papakita ko na sa inyo, ha. Nabuksan ko na to. Wala, hindi na ako masyadong excited kasi nga nakikita ko. So, ayan, guys. So, ito siya. Ayan siya, guys. Ayan. Ito, my dear humans, ang timbang po nito, mga kaalahas, no, mga kaalahera, mga kaalahero, ang timbang po nito is 0.8 lang. So, ayan, 0.8 lang siya, guys. So, ayan. Hindi siya masyadong makita, no? So, ayan, 0.8 lang siya. And then, ang kinuha ko kasi, guys, is 9 ito. 9 yung size niya. Gusto ko sana dito siya mapunta. Eh, ang kaso, Diyos ko, ang liit pala ng size. Kasi size 9 naman itong ganito ko. Pero hindi ko alam, may feel ko iba-iba yung sizes. Tama ba ako? Iba-iba ba? Yung mga sukatan. Kasi pag sa silver, hindi ko magkaiba nga siguro. Pag sa silver, kasi size 9 lang tong ito ko. Ito, hintuturo ko. Pero pag sa gold, size 9, hindi pa siya masyadong makakapasok. So, ganyan lang siya. So, ayan guys. So, mapipilitan ako. Dito na siya sa palasingsingan. So, ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Cute lang, diba? So, ayan. Cute siya. Ayan. So, ayan guys. 18K ito, guys. And then, yung store is from Ongpin. So, okay naman yung timba. 0.8 lang. 0.8 lang yung kanyang timbang. So, ayan. So, kung magkano ang per gram nila doon sa nabilhan ko is 2,800 pesos lang ito. Kasi special yata to. SPL. So, ayan guys. So, bale, ang binayaran ko na lang guys is 2,240 pesos plus yung kanyang shipping fee. Ano? Plus yung kanyang shipping fee na 280 pesos. So, ayan. So, bali lahat-lahat, ang presyo nito, pati kasali na yung shipping fee. Ayan. Cute, diba? So, ayan. 2,520 pesos lang. Meron ka ng gintong singsing! So, ayan guys, no? Kaya sok na sok to pang regalo kung wala kayong budget. Pero yun nga lang guys, dapat dito, feeling ko talaga is doble ingat ka dito kasi manipis siya guys. Ayan, oh. Manipis siya. Yan. Manipis siya talaga. Pero okay na rin. Maganda siya. Kung maingat kang gumagamit, ang ganda niya, guys. Promise. Ang ganda. So, ayan. Ang tanong, saan ko ba nabili ito? Anong pangalan ng shop? So, yan, guys. Sabihin ko na yung pangalan sa inyo. Jewelry Go. Tama ba? Jewelry Go. Parang ganun eh. Jewelry Go. Ayan, guys. Yung Jewelry Go na ito, dito yung pinaka-page nila. Pero, if you're going to send them queries, questions, hindi sasagot si Jewelry Go. Pero ang dating pangalan kasi nito guys is Jewelry Go. Jewelry Go. Hindi ko alam ba't sila nagpalit. So yun guys, kapag nagtanong kayo, si Holly Go, dun na pupunta yung mga queries. So ayan. Basta nung nag-chat ako sa kanila guys, ang sumagot sa akin is si Holly Go. Dito po kayo mag-inquire. So, paano ko nga ba nalaman yung tungkol sa shop na ito? Before pandemic, kasi kung maalala niyo isang vlog ko na nag-ikot-ikot kami sa Ongpin. So, ayan, nakita ko to. And then, nagbigay sila ng contact card. So, yun. Nalaman ko siya. And then, naisipan kong bumili. So, ayan, guys. Guys, magtatanong siguro kayo kung magkano ang sangla nito. So, ayan, guys. Ulitin ko ha, ang timbang nito ay 0.8. So, kaninang pin-appraise ko ito sa Palawan. So, alam niyo naman si Palawan, medyo mababa kong kumuha. Ayun guys, no? So, pina-appraise ko kay Palawan. Ang sabi niya, ay sinulat ko dito eh. Pwede ko siyang maisangla ng 1,800 pesos. So, pero pag pumunta kayo sa Villarica, malamang mas mataas pa doon. Baka makunin pa nila ito guys ng 2,000 or mas mahigit pa sa 2,000. Order sa kanila, i-message nyo lang yung kanilang Facebook page na Jewelry Go or yung Holly Go. So, ayun guys, active naman sila. Okay naman sila sumagot. And then, legit na gold yung kanilang mga binibenta. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And then, kung bago ka lang dito sa channel ko, sabi ko nga sa inyo kanina, at gusto nyo pa ng mas maraming mga gold updates, furniture updates,
huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito guys sa aking YouTube channel. At kung may mga gusto kayong tanungin or may mga katanungan kayo regarding sa gold, ay pwede niyong i-comment dyan sa baba at susubukan natin sagutin or sasagutin natin sa next vlog. So yun guys, that's all for today. See you on my next